Chris, kumusta naman ang kalagayan ninyo dyan sa Taiwan? Yes, Monica. Ang kalagayan po namin dito sa Taiwan ngayon, nakakaramdam pa rin po ng pagyanig. Pero awat tulong po ng Diyos ay maayos po ang kalagayan po ng ating pong mga kapwa tao dito, ng ating pong mga kababayan. At syempre, yung pong ating pong mga kapwa tao ng mga Taiwanese ay may mga nakita po nating casualties. Pero dun po sa ating pong mga kababayan, awat tulong po ng Diyos, okay po. May mga naiulat ng nasawi dahil sa 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan bago mag-alas 8 ng umaga, araw ng Miyerkules, April 3. Ayon sa U.S. Geological Survey, pinakmalakas na lindol na tumama ito sa isla sa loob ng 25 taon. Tumama ang lindol 18 kilometro timog ng Hualien City sa ilalim na 34.8 kilometers. Sinundan pa ito ng malalakas na aftershocks na ramdam na iba't ibang bahagi ng Taiwan. As of 1:18 p.m., 4 na tao na ang namatay at mahigit 50 ang sugatan batay sa tala ng Fire Department ng Taiwan. Nasa 20 gusali ang gumuho at mahigit sa kalahati nito ay nasa Hualien. May iba pang natrapo na ipit sa mga napinsalang istruktura. Naiulat naman ang kawalan ng supply ng kuryente sa libo-libong bahay. Sarado rin sa daloy ng trapiko ang isang highway sa Hualien County dahil sa pagguho ng lupa at mga bato. Nagbabala naman ng Central Weather Administration ng Taiwan na posibleng tumagal pa hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ang malalakas na aftershocks na aabot ng magnitude 7. Nagdulot naman ng tsunami warning sa Japan at Pilipinas ang malakas na lindol sa Taiwan. Umabot ang maliliit na tsunami waves sa Southern Prefecture ng Okinawa, Japan bago i-downgrade ang tsunami warnings. Kinansila rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX ang tsunami warnings kinalaunan sa mga probinsya ng Batanes, Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Samantala, ligtas sa epekto ng lindol ang isang kababayan na nakapanayam ng UNTV News. 4 na taon sa Taiwan ang online teacher na si Rosel Romazano. Wala namang damage na tinamo ang tinutuluyan ng kababayan bagaman nasa Hualien ito na pinakaapektado ng lindol. Aniya, ito na ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya sa pananatili sa Taiwan. Kabado po, tapos panic po ang atawa ko, tapos ano na po, parang yung emergency bag namin, hinahanap namin, yung mga importanteng gamit po namin, mga papeles po, nilagay na po namin sa bag, tapos nagsitakbuhan na po kami pababa ng dingding po namin. Nagpaabot din ito ng mensahe sa mga kaanak sa Pilipinas. Sa pamilya ko po, wag po masyadong mag-alala kahit po na naglumilindol dito ay meron naman pong safe na place na pagtatambayan po. Samantala, walang natanggap na ulat ng Filipino casualties o injuries ang Manila Economic Cultural Office o MECO. Gayunman, batay sa Taiwanese government, umakyat na siyam ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. Monica, balik sa iyo. Maraming salamat, Chris Narag, live na nag-uulat mula sa Taiwan.